Nandito na tayo ngayon sa Pasong Kawayan 2 and natagpuan ko na yung landmark na sinasabi ng friend ko. Nandun daw dapat yun sa may globo. Ito yun. Ayan, nasa tabi na tayo ng mundo ng Pilipinas. Today's vlog, hindi to unboxing, hindi din kwento, tayo ay pupunta tayo sa isang milk tea shop. Siyempre, titikman natin yung mga best seller milk tea nila. And siyempre, i-review na rin natin. Kasi alam ko, karamihan sa inyo, mahilig na mahilig sa milk tea. Karamihan sa atin talaga, mahilig na mahilig sa milk tea. So, ito na yung chance natin ulit na tingnan kung ano ba yung pagkakaiba ng milk tea na to dun sa ibang mga milk tea shop na karaniwan natin natitikman. So, tara! Dadaling ko kayo doon! Ayun, nandito na tayo ngayon sa Pasong Kawayan 2 and natagpuan ko na yung landmark na sinasabi ng friend ko. Nandun daw dapat yun sa may globo. Ito yun! Ayan, nasa kami na tayo ng mundo ng Pilipinas. So, ayan, magtatanong kayo kung saan yung the best tea at ayun, tanapin si Kuya. Kuya, pwede po magtanong? Ano yun? Saan po dito yung the best tea? Ano? The best tea po. Ano yun? The best tea! Ah, yung milk tea? Oo! Anton, banda sa kapila. Ato, ipo. Ito, no, sa looban. Ipo, thank you. Okay. Thank you po. Okay, pupunta na tayo doon. Ito na lang pong BF po. BF? Parehas po. Yung 200% po. Hindi po. A few moments later. Yan. So, kanina, sabi ko nga sa inyo, nagpunta tayo din sa isang milk tea shop, the best tea. Ayan. So, tinanong natin sila kung ano yung best seller nila na milk tea. So, ang recommend sa atin ni Ate Ariel ay yung Okinawa milk tea and winter melon. So, ayun. So, eto muna yung una natin titikman. So, ito yung first ever taste test natin. Kasi nga, di ba kalimitan yung vlog natin ay unboxing, kwento, yung tungkol sa load. And ngayon, ito naman, ito yung pinakaunang-unang na makakatik na mga kapitid Pinas. Pinakaunang-unang na gagawin natin taste test sa ating vlog.
So, ako po ay hindi fan ng milk tea. Hindi po ako fan ng milk tea. Hindi ako mahilig sa milk tea. Pero, itry natin to. Tignan natin kung kagaya lang ba siya ng mga ordinary na milk tea. Kasi nakakatiting din naman ako. So, tinatry ko din naman. Tignan natin kung kagaya lang din ba siya ng mga other milk tea. Tignan natin kung ito ka kanilang best seller milk tea. Yung pearl nila, yung boba ba tawag dun? Yung pearl. Hindi siya matigas. Gummy siya. And yun yung masarap. Kasi may mga natikman ako na pearl, ang tigas, tapos ang hirap mo yain, may brace ako. So, nasabit dun. Kaya parang inis ako pag nakain ako ng pearl. Pero, ito, gummy at saka malambot yung ano nila, pearl. Okay na wa to. And, masarap siya, yung para siyang, may i-level ko siya sa lasa ng Serenity. Tsaka ng Infinity. So, yung the best tea, pwede natin siyang iherera dun sa mga sikat na milk tea. Kasi, natikman ko din kasi yung Serenity, Infinity, Macau, Imperial. At patami pa ako natikman na iba pang milk tea ng mga dun sa Alfonso. Pero ito, pwede natin siyang i-level dun sa Okinawa ng Infinity. So, yun. Kung alam niyo yung branch sa Ayala, sa Tagaytay. So, doon ako unang nakadikim ng milk tea. Ka-level siya nito. So, pwede makapagtangisan ng galing yung the best tea. Masarap yung Okinawa. I-try naman natin yung winter melon. Kasi yung winter melon, kapag napunta kami sa mga milk tea shop, winter melon talaga yung lagi kong binibili. So, parang yun yung pinaka-favorite ko kung halimbawa bibili ako ng milk tea. So, itry natin yung winter melon. So, ito naman yung winter melon. Pinalagi ko kasing sugar level 50% lang. Ayoko kasi ng sobrang tamis. And, kasi syempre, di ba pag napakatamis, parang naman kasi na sobrang hilig sa mga tamis. Ayoko naman ng, mahilig ako sa sweets, pero kapag dating naman sa mga milk tea, ayoko ng sobrang tamis kasi nakakauta. And yung winter melon nila masarap at hindi nakakauta. Pero ang sarap talaga ng pearl nila kasi hindi nadikit sa brace ko. At hindi ako nahihirapang kumain. Kasi iba ko nga, sabi ko kanina, nahihirapan ako na kumain ng iba ng mga pearl kasi nga, lalo na pag matigas. So yung kanilang pearl, ang sarap ng pearl nila, gami. Sarap. The best tea, pwede natin siyang i-level sa mga sikat na milk tea shop, kagaya ng Infinity, Serenity, and very affordable po yung price. So, dyan, makikita nyo dyan sa video na to yung price nito. Ilalagay ko dyan yung menu nila. And kung gusto nyong i-visit, kung gusto nyong order sa kanilang milk tea shop, ay ito yung kanilang FB page. Ayan, pakilike. And share na din po ng kanilang page. Ito yan. And promise, hindi kayo magsisisi dahil mabait po yung owner. And ang sarap po ng product po nila. So, di ba syempre, yung mga kalimitang milk tea, sobrang mamahal po, di ba? Pero ito,
mura na, masarap pa. So, itry po natin kung ako sa inyo, kagaya nga sabi nila na best seller po nila. Yung Okinawan Winter Melon, masarap po siya. Hindi po ako fan ng milk tea, pero ito honest review ko po. Masarap po yung kanilang Okinawa and Winter Melon. Malami din po silang iba't ibang flavors ng milk tea. So, check nyo na lang po dyan sa menu na ipapakita ko. And kung gusto niyo pong umorder. Hindi ko po natanong kung meron po silang mga deliver, nag-deliver po ba sila ng milk tea. Pero, message na lang po sila sa kanilang pong Facebook account. Ito po. And, para matry niya rin po siya. Thank you again for watching this video. Please give this video a thumbs up. And please do like, oh my, like na, share, comment, and subscribe. And please click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Bye-bye! We'll be right back.